I would like you to meet Sabina de Guzman, the only daughter of Ernesto and Miriam de Guzman. Sana dapat mas magkakilala kayong mabuti. I have a feeling magugustuhan niyo ang isa't isa. Am I right, Ernesto? So everyone, please give a warm welcome to Mr. Ernesto de Guzman of the Guzman Feeds Company. And from this day forward, I would like everyone to know the new name of our company, Buena Vides de Guzman Corporation. Hello. Hello, Matilda. Bayaran mo na ang mga inutang mo para wala lang tayong maraming usapan. Matilda, pag hindi mo ko binayaran, ang pamilya mo magbabayad para sa'yo. Joseph, sandali. Yung tungkol sa sulat. Richard, wala ka namang kailangan paliwanag eh. Sanay naman akong tingin lahat ng tao sa akin. Masama. Pero hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka hindi mo naman kailangan mag-sorry. Hindi rin naman tayo magiging magkaibigan eh. Ako ba ang nanghuhusga ngayon sa'yo, Joseph? O ako itong hinuhusgahan mo? Alam ko may nagawa ako sa'yo, pero hindi ko yung sinasadya. Sabi nila, may instinct daw ang mga hayop na tumatakbo mula sa kapahamakan. Ang tawag daw doon ay need for safety. Sa pagkakataon na to, walang pinagkaibang tao sa hayop. Hoy, ano yan? Siguro nga pareho tayo ng mga hayop kapag nasa panganib. Pero ang pinagkaiba ng tao, nakikisimpatsya tayo sa panahon ng peligro. Hazel! Hazel! Nasaan si Enzo? Aha! Kihanap si Enzo pati si Calvin at sabihin mo na rin sa tatay mo at ihanda na yung kotse. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Eh, nakita niya tinangay natin si Enzo para hindi na siya makagawa ng gulo. Mapupurnada pati plano. Hawak namin ang apo mo, Matilda. Ano? Eh, may kasama pa nga eh. Sabi ni Boss, anak daw sa labas ni Victor. Walagya! Ano, mas malagya ka. Pati manugang mo si Victor, dinamay mo. Ngayon, pati ang apo mo. Ano naman ni Papa dito? Pakawalan niyo na si Enzo! Ma? Si Enzo! Si Enzo naghihintay! What? May malaki ako utang sa kanila! Masugal ka na naman ba, Ma? Magagawa ko naman ang paraan, pero hindi na sila makapaghintay. Kita kasama ba ni Jesus Joseph? Oo! Oo! Sandali! Nasabi na ba ni Matilda ang kailangan ko? Oo. Ibibigay namin lahat ang gusto ninyo. Basta huwag niyo lang sasaktan ang mga bata. Walang pulay sa'yo. Oo. Alam ko yung sakit na mawalan ng anak. Yung sakit na nanunood sa kaluluwa. Parang ayaw mo nang mabuhay. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Gagawin ko rin ang lahat para sa mga anak ko ulit. Ililigtas ko siya kahit kapalit pa ang buhay ko. SP Uncle Binares, kailangan namin tulong niyo. Nakidnap kasi si Enzo at si Joseph eh. Ito yung hinihingi mo. Pinaglululo ko mo ba ako? Bakit ito lang? Text si Boss. Ilipit na raw natin yung mga yan. Bigla na lang ho kasing nawala si na Joseph at Enzo. Hinanap po namin dito sa buong lugar pero hindi namin makita. Hanggang tumawag na lang ho nga yung mga kidnapper. Basta huwag kayong magbibigay. Pulis na ang bahala doon. Paparati na yung mga kasamaan ko. Sir, nakaalis na ako si na Olivia. Kasama si Mama Tilda. Ano? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon kung makakalagpas pa kayo kay kamatayan. Wala akong pakialam sa'yo, Matilda. Ang importante sa akin, ang pera ko. Mababayaran kita ng buo, pangako. Enzo, okay ka lang? Joseph. Bakit? Salamat. Habis mo sinagip yung buhay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, magkapatid tayo. Sa kasalukuyan, kinagalugad yung lugar na pinadala sa inyo, Enzo. Please, sana nahuli na sila.
Wala na sila sa lugar niyo. Kung tumawag kasi kayo agad sa mga pulis, sana hindi nangyari to. Nangyari na, SPO1. Wala na kayong magagawa. Pero hindi ibig sabihin nun na walang krimen na nangyari. Kailangan pa rin namin mag-imbestiga. Ipag-cooperate na lang ho kayo. My son has gone through enough. Para sa amin, sarado lang kasong ito. Sinaktan ako ng mga kidnapper na yun, tapos muntik na nila ako mapatay, and yet ayaw niyo makipag-cooperate sa mga pulis? Andito ka na. Para sa akin, yun ang mahalaga. No, ma'am. Kailangan nila magbayad. Ikaw ang may kasalanan nitong lahat eh. Ikaw ang dapat magbayad ng lahat. Ikaw ang may gawa nito kay Enzo. Siya may kasalanan ng lahat. Kaya kakinidnap ng mga yun dahil sinisingil nila ang lola mo sa mga utang niya. All because of her gambling addiction. Ma, we already know na you have a gambling addiction. The board has already decided to relieve you of your presidency. And sad to say, from this day on, I will have to take over your position. Hindi pwede! Bibigyan ka na lang namin ng allowance. Yung sapat lang para siguradong hindi ka na makapagsusugal. Kapag nalaman kong ginawa mo pa ito ulit, I swear to God, I will cut all ties with you. Sabi mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko para lang mapatawad mo ako. Aminin mo sa mga pulis yung totoong rason kung bakit kinidnap si Enzo. No! Yung palang ko rin totoo, huwag na lang. For the sake of the family, yes. Narinig ko po yung isa sa mga kidnapper, kausap po siya sa cellphone. Ano? Hindi lang mo si Ma'am Matilda yung kilala nila. Pati yung si Papa. Narinig ko sila nag-uusap tungkol sa utang na alam din daw ni Papa. Nagpadala sa akin na ito kagabi. Death threat? Sir, kung pinagbabantaan ka ng ganito, that only means we're on the right track. Pero sa ngayon, may bago tayong suspect. Ito yung lalaking kumidnap sa amin, no? Ayon sa records ng kumpanya, nagkaroon ng financial crisis ang Gwen Rice, yung si Mrs. Gesmundo ang nakaupo. Nasamaan niya siguro na si Victor yung pumalit sa kanya. Motibo yun, di ba? Siso, Mendez, balikan niyo yung catering at yung mga naging bisita. Torres, samama ko. Pupunta tayo sa mga Benavides. Kakausapin natin si Mrs. Gesmundo. Matilda Gesmundo, naalala niyo ba siya nung gabi ng party? Pero naalala ko. Nagdala siya ng bote ng champagne. Para lang sa toast ito. Naintindihan mo? Yes po. Ano man ang reaksyon niyo nung nalaman niyo may ibang babae si Victor? Galit siyempre. Gusto ko siyang patayin. Yan kaso, patay na. Kung nalaman ko lang na mas maaga, malalagot din siya sa akin. Alam niyo bang ginigipit na ako ng pag-uutangan ninyo? At pinagbabantaan na rin ako? Dinoble na nalang interest. Tapos ngayon, kukuha pa kayo ng pera sa kanila. Kailangan malaman ito ni Olivia. No, Victor. Huwag mong gawin yan. Si Olivia na lang ang pamilya ko, Victor. Hindi pwedeng mawala sa akin si Olivia. Mamamatay ka muna, Victor, bago mong kami mapagkakasira. Sir. Isa ko yan sa mga dumukot sa amin ngayon, sir. Katulad po nung sabi ko, mukhang kilala po yan ni Mang Matilda. Joseph! Enzo! Enzo! I was about to text you. May partner ka na ba sa Econ Project? Wala pa. Bakit? Yun, nice! Wala pa kasi ako eh. Tayo na lang kayo maging partner sa Econ. Okay lang ba sa'yo? Sige, sige. Ito yung nakuha ng video ni Joseph sa party. Kausap ni Matilda ang lalaking tumukot sa kanila. Alamin niyo kung sino yung lalaking yun. Sige, sir. Yung dating kumpanya ng mga Benavides, nagkaroon pala ng problema yan, yung sakahan. Kasi gumagamit sila ng pesticide kahit pinagbabawal na. Ito, strychnine. Sir, yan yung lason nakuha sa katawan ni Victor Benavides. Bakit mo ibinenta ang lupa sa asawa ko? Dahil alam mo bang masisira ito? Nung binenta ko po yun kay Victor, malusog ang lupa at maraming pananim. Si Matilda ang naging broker ni Victor. Una ko siya nakilala bago ang asawa mo. At siya rin ang nagpilit kay Victor. Nabili ng lupa. Well, malaki-laki rin kasi nakuha niyang komisyon dito. Pwede ba mga CR? No, sige. Yeah, dito lang. Sa labas na lang sana nakakaya eh. Oo, sige. Magbabatter left. Okay. Ay! Alam na
Sorry, Aloha sorry. Aloha ka! Nasaan nga pala si Sir Enzo? Nasa taas na iwan. Okay, fine. O siya, dinin ko lang tayo sa storage room. Sige, sige. Anong kinalaman niyo sa lupa? Anong lupa ang pinagsasabi mo? Alam mo na pala noon pa. Pero sinikreto ninyo ni Victor ang pagbili niyo ng lupa. Oo, ako ang kumumbinsi kay Victor na bilhin yung lupa. Mama, yung lupa na pinilit yung ibenta sa akin, natatamdang sana. Ngayon, ganyan mapapakinabangan. Dahil pito-tito yung lupa eh. Wala akong alam tungkol doon. Mama, huwag na kayo magsinungaling naman sa akin dahil nakausap ko yung may-ari ng lupa eh. Sinabi niya sa akin na alam niya ang tungkol sa factory. Kailangan ko lang talaga yung pera. Nagsusugal kayo ulit eh. Alam pa niya Olivia to? Hindi niya pwedeng malaman. Magbabakawa ko, Victor. Tatakwil niya ako. Huwag mo sasabihin sa kanya. Hello, sir. Kailangan ko ng tulong niyo. Nakita ko yung kumitap sa amin, Enzo.